size 14. Kay kon mo pasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas pasayloon usab kamo sa inyong langit ng amahan. Good morning! Welcome to Children's Message. I'm Teacher Heidi, and today we will remember the things that we've learned from Teacher Jeff, Teacher M, and Teacher Mariel. Naalala niyo pa ba yung kwento nila? Tungkol kanino nga ito? Tungkol ba kay Jacob? Or kay Joseph? Tama! Tungkol kay Joseph! Saan nga ba kilala si Joseph? He is known for his dreams or his actions? Tama, he is known for Joseph the Dreamer. Ngayon, ilan kaya sila magkakapatid? 10 or 12? Naalala niyo pa ba? Tama, 12 sila magkakapatid. E ngayon, naalala niyo pa ba kung saan pinadala si Joseph pagkatapos niyang ibenta? Sa Egypt or sa Jerusalem? Tama, sa Egypt. At doon din naging governor siya. Galing niyo naman! E ngayon, ito yung last question. Anong ginawa na doon sa mga kapatid niya nung nakita niya ulit sila? Pinakulong ba niya? Or pinatawad? Ano nga ba? Tama! Pinatawad niya yung mga kapatid niya. At sinabi pa nga, halika kayo, dito na kayo tumira sa Egypt. Ang gagaling niyo naman, naalala niyo lahat yun. Eh, yung mga lessons tungkol kay Joseph, naalala niyo ba? Sige nga, balikan natin to. Panoorin ninyo ha. Ano naman ang natutunan natin sa ating lesson today? With the story of Joseph, we learn that it is good and it is right to forgive our brothers and sisters kahit man dami na nilang ginawa against him. But we can see here that at the end of the story, he still loved them by forgiving his brothers and sisters. And that is also the example that we ought to follow, because Jesus Christ as well, when he died on the cross, he forgave all of our sins. So we also ought to forgive one another. And God loves us so much. Kaya naman, we shouldn't feel jealous sa ibang tao because we are loved the same way that they are loved. Kaya we should always keep in mind that we are so loved, and out of that knowing of the experience of God's love sa atin, we kumbaga overflow and we love other people the same way our Father in Heaven loves us. And that He is always encouraging us to forgive one another, because when we forgive one another, it's our way of showing other people that we love and care for them. Ngayong nabalikan natin yung buhay ni Joseph, we've seen God's love experience sa mga taong nakapaligid sa kanya, especially when He forgave His brothers. At tayo, pwede din tayong magpatawad. Naalala niyo ba yun? Dahil sa pagmamahal ni God. At tayo din naman eh. Siya mismo, pinatawad niya tayo from our sins. Kasi He loves us so much. Eh, naalala niyo ba yung binigay ng tatay niya kay Joseph? Ano nga ba yun? Tama! Yun ay robe. At kaya gagawa tayo ng sarili nating robe. So, kung gusto niyo nang kunin yung mga old shirt niyo or yung t-shirt na dinraw ninyo sa papel, tara, gawin natin yun.
kung gagamit kayo ng shirt, lumang shirt hatiin natin sa gitna. Para talagang robe yung isusuot natin. Tapos, pwede din tayong mag-drawing sa ating mga papel. Pwede tayong gumamit ng mga markers or crayons o kung ano man yung meron kayo. At sa bawat kulay na gagamitin natin, let's remember the people in our community or in our house. Katulad nila mama, nila papa, nila bunso, nila ate at nila kuya. Pwede din natin isama sila lolo at lola. Kung gusto nyo pa nga, pati yung mga friends nyo, isama ninyo eh. Tara, simulan natin. Sa bawat pagkulay ninyo, gamit ako na red. Isipin natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga pamilya natin. Pari itong red na to, kulay ko para kay mama. At sa bawat pagkulay natin, ipag-pray natin na ma-experience pa nila yung pagmamahal ni God. At malaman din nila that God forgives them. Patingin na nga lang sa inyo. O, yung sa akin, medyo color red na. Ngayon, dadagdagan ko ng iba pang kulay. Pari itong blue. Blue naman para kay Papa. Na hindi niya makalimutan na love siya ni God. Ayan, patingin na lang sa inyo. Wow, ang ganda naman. Yun sa akin, tingnan ninyo. May red at saka may blue. So, pwede ko pang dagdagan to ng ibang kulay. Ngayon, pagkatapos natin to, pwede natin to tapusin mamaya. Pag sinuot ninyo, alalahanin ninyo that you are highly favored. Mahal na mahal kayo ni God. Na hindi mawawala yung pagmamahal na yun sa inyo. Na kumbaga kahit anong gawin ninyo, hindi mawawala ito. At let us enjoy His love and let's share it to other people. So pag nakita natin yung red na to, ay, isishare ko kay mama yung pagmamahal ni God. Pag nakita ko tong blue, uy, isishare ko yung love ni God kay papa. O diba? So dagdagan nyo pa, damihan nyo pa yung color ng robe ninyo, okay? Ayos ba yun? At ngayon, for our memory verse, let's read Proverbs 17 verse 9. Love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. So yung love, mas na-experience natin kung mag-forgive tayo. Pero kung hindi, kung hahayaan lang natin at hindi tayo magmamahal through forgiving the people or our friends, maghihiwalay daw tayo. Kasi, kumbaga, hindi nila na-experience yung love. Let's read it again. Proverbs 17 verse 9. Love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. O next week, pag minemorize niyo yung memory verse natin, suot niyo yung robe niyo ah, or ipakita niyo sa mga drawing ninyo. Okay ba yun? Okay, let's pray. Father in heaven, thank you po for your love. Thank you for your forgiveness through Jesus. Maraming salamat po that we are highly favored. And through Jesus din po ito. Kayo na pong bahala to remind us, Lord, that we are your children, that you love us so much, and that this love will not change. Kayo na pong bahala for us to love other people too, through forgiving them, and just loving them, Lord.
Kayo na pong bahala sa amin. In Jesus' name, amen. See you next week! Bye! Hi, kids! We would love to see you recite today's memory verse. Just ask your mommy or daddy na ipost nila ang video nyo using the hashtag GCIPH Children's Sermon Memory Verse para makita namin and ma-feature namin kayo in future videos.